Maswerte ang araw mga frenny. Claim it! Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ang swerte sa ating buhay at gawing masigla ang bawat araw. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa koi fish. Ano nga ba ang hatid nito at paano ba ang bilang ng pag-aalaga nito? Isa sa pinakapaborito ko na alagain ay ang koi fish. Bukod sa nakakaaliw pagmasdan at nakakawala naman talaga ng stress at pagod sa maghapong trabaho, ay maswerte pa ang mag-alaga ng koi fish. Ang koi fish ay isa sa pinakakilala at gamit na na feng shui cure sa buong mundo. Ito ay pinaniniwalaan ng mga matatanda na maswerte as in lucky charm sa tahanan. Ito ay ginagamit ng nakararami na pampaswerte at tuloy-tuloy na takbo ng success sa buhay, negosyo at trabaho. Wealth, abundance, prosperity, determination, success, good health ang ilang mga sinisimbolo ng koi fish. Napakaswerte po ng koi fish mga frenny. Hindi lang sa pag-aalaga ang tinutukoy ko, maging sa mga bagay-bagay na may disenyong koi fish. Pwede ang kahit na ano basta koi fish design. Wall painting, keychain, maging ang wallpaper ng inyong phone. At dahil nga ang 2022 ay Year of the Water Tiger, pwede din ito at maswerte din na lucky charm nyo. Ito ay proven effective for wealth, health, and success mga frenny. Bukod sa peace of mind na naibabahagi nito sa mga bahay-bahay, ito din ay nagsisilbing swerte, as in good fortune, ang hatid nito. Pwede kayong maglagay ng koi fish painting sa inyong tahanan, southeast ng inyong tahanan, pwede din sa north as it represent water element. Alam nyo kasi mga frenny, kapag pinagsama ang fish at water ay nagre-create ito ng good fortune. Both are from water element. Narito naman ang bilang ng mga koi fish na dapat nyong ilagay sa inyong aquarium and their meaning. Pag isang koi fish means new beginning, pagbangon at bagong panimula o bagong simula ng buhay, bagong pag-asa at bagong sibol. Meaning to say, magandang isang koi fish na bilang dahil ito ay punong-puno ng pag-asa at pagbangon muli. 2. Koi fish. Kapag dalawang piraso naman ang bilang ng koi fish mo, maganda ito para sa mga may kapareha. Happy marriage ang ibig sabihin naman nito. Balance in life, kumbaga. Happiness and luck. Kung tatlo naman ang bilang ng gusto mong koi fish, ito ang ibig sabihin yan. Good energy, vitality, and process. Meaning to say, ang pag-grow ng iyong kabuhayan, ang pag-grow ng iyong sarili. Creativity and advancement. Kung gusto mo naman mag-alaga ng koi fish na 5 piraso, ito ang ibig sabihin. Blessings, kaswertehan, wealth, luck, success ang bilang ng koi fish na ito. Ito din ay nangangahulugan ng love at peace of mind. Kung 6 pieces naman ng koi fish ang meron ka, ito namang bilang na ito ay maswerte sa negosyo at success sa lahat ng bagay. Maging sa mga deals and meeting, pati sa trabaho. Yung mga self-employed pwedeng-pwede ito. Kung 8 piraso naman ang koi fish mo, the luckiest number. It brings good fortune, attract good energy, wealth, and prosperity. Maganda din sa mga may profesyon at negosyo. 9. Koi fish. Kung 9 na piraso ang inyong koi fish, ito ang ibig sabihin yan. Kung ako ang masusunod, ipapayo ko sa inyo na 9 pieces ang koi fish na aalagaan nyo. Bakit? Lahat na ng mga naunang nabanggit ay narito mga frenny. Long life, good health, attracts money, wealth, opportunity, success, prosperity, abundance, love, luck, happy life, and peace of mind. 9 koi fish also represent protection. Tip ko sa inyo mga frenny na mainam na mas piliin ang 9 na pirasong koi fish kung kaya naman ninyong bumili ng 9 na piraso at kayang alagaan. Better kung 8 iba't ibang kulay gaya ng pula or mala-orange na kulay at isang black koi fish. Pwede naman 8 puti at isang black na koi fish. Lagi niyong tatandaan na ang black koi fish ay protection. Ito ay sumasalo ng negative energy na maaaring makuha mo. Ito din ay pinaniniwala ang protection sa mga evil element.
Once kasi na mamatay ang black koi fish, pinaniniwalaan na prinotektahan ka nito sa anumang hindi magandang bagay na maaaring mangyari sa'yo. Sinalo nito ang negative energy. Tandaan mga frenny na ito ay gabay lamang. Ang pagdarasal at taimtim na panalangin ang pinakamalakas na sandata. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Ingat!